So ang sabi ng Allah SWT sa Quran sa chapter Al-Baqarah, chapter 2, verse 183, sabi niya, A'udhu billahi minash shaitan rajim, Ya ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaykum al-siyam, kama kutiba ala ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Subhanallah, so ito yung sinabi ng Allah SWT, All you who believe, fasting is prescribed for you, as it was prescribed for those before you, that you may acquire taqwa. So anong rason kung bakit ito inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at sa mga taong nauna pa sa atin, no? Para ikaw ay magkakaroon ng taqwa. So anong ibig sabihin ng taqwa na ito? So ang taqwa, mga sisters, ito yung pagiging ano mo, yung pagiging aware mo lagi sa Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ng mga kilos, gawa natin, yung ating iniisip ay alam ng Allah. Lingid ng Allah, ang lahat or batid ng Allah, ang lahat ng ating mga kilos, galaw, kung ano pa man ang iniisip natin. Ito yung takot mo na ikaw ay lumabas or lumagpas doon sa ipinagbawal sa iyo ng Allah. Tayib? So ito yung takwa. So ang taong may takot sa Allah, okay, ang tawag sa kanya is muttaqun. Okay, so marami tayong mga verses sa Quran na ano natin, tagito na mababasa natin about taqwa. Tayib. Let's move. So, bakit daw taqwa? Kasi ang fasting, mga sister, fasting purifies the souls, no? Ito ay naglilinis sa ating kaluluwa. Okay? Yung ating konsyensya, no? It also cleanses from the evil that might mixed with them and their ill behavior. So ito din ay naglilinis mula doon sa ating mga ano ba, yung evil thought or ano yung mga galaw natin or yung mga nakasakit sa kapwa natin. So yun yung ano ito yung kagandahan ng pag-aayuno mo, no? Kasi pinipigil mo yung sarili mo na gumagawa ka ng labag, no, sa utos ng Allah Subhanahu wa ta'ala. So ay nagkaroon ka ng takwa. Tayib. So the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, okay, ang sabi niya is said that if someone does not give up falsehood in speech and actions, Allah has no need for such a person to give up his food and drinks. Very clear, mga sisters. Ang sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang hindi lumayo sa pagsisinungaling, no, or sa pagsasalita ng masasama o kaya paggawa ng kasamaan, ang Allah ay hindi kailangan na iwanan ninyo ang inyong ano, pagkain at inumin. So very clear. So ano pa yung kagandahan ng fasting na ito? It disciplines the tongue. Siyempre, pinipigilan mo yung dila mo na hindi ka makapanakit, no, ng kapwa natin. And also, pagka nadisiplina yung ating, ang ating kilos, yung mga galaw, ang ating mata, ang ating pantinig, okay? And ginagamit natin ito sa pagdidikir ng Allah. Ano yung dikir? Yung pagsasumamo natin sa Allah, yung pag-alala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So meron tayong morning and evening or morning and afternoon na mga adhkar, yung mga dikir. So yan po, mas mainam pa sa atin na habang tayo nagpa-fasting, lagi nating binabasa yung ating dila sa pamagitan ng pagdidikir, sa pagbabasa ng Quran, ano pa. Kasi yung pagdidikir mo, pagbabasa mo ng Quran, yung
paghingi mo ng kapatawaran sa Allah, like sinabi natin, astaghfirullah, nag-astaghfar ka sa Allah subhanahu wa ta'ala from time to time. Okay? Naiibigan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Then it nurtures it upon forbearance, patience, and turning away from the ignorant. So kapag ka ikaw ay nagpa-fasting, ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na para magkaroon ka ng pasyensya, no, sa kapwa natin, at kung meron mang mga taong ignorante na kumbaga ginagalit ka, hindi mo pinapatulan, no? Kasi usually kapag wala ka sa mood, tas mayroon pang tao dyan na iniistorbo ka, ginagalit ka, talagang siguro masabi mo na mamaya ka lang, talagang yung babatukan kita. Yeah? So usually ganun yung natin reaction. But kung ikaw ay nag-fasting, tinitimpi mo yung sarili mo na hindi masira ito, na hindi ikaw maapektuhan doon sa taong yung nag-ano sa'yo, yung gustong umaway sa iyo, no? Nilayuan mo yung tao na yon. So ano pa? And if anyone reviles or insults him, he should say, I am fasting. So in advice po sa atin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung merong mang tao na uminsulto sa iyo, okay? Huwag mong patulan bago sasabihin mo, inni sa'ima, ako ay nag-aayuno, I am fasting. So, ibig sabihin, lumayo ka. Huwag mong patulan yung taong nang-aasar sa'yo. Tayyip. It has been reported on the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, when any of you is observing psalm or fasting on a day, he should neither utter obscenities nor act in an ignorant manner. If anyone reviles him or tries to fight him, he should say, I am fasting. So subhanallah, ito po ay advice ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung tayo ay nag-observe ng fasting in a day, huwag po tayong magsasalita ng masasama o panginginsulto, no? O kaya yung pumapatol tayo doon sa mga taong shaitan, no? Kasi sabi nga natin, ang shaitan is mula ito, minal jinnati wan nas. So ang shaitan is mula ito sa mga jinns, yung mga engkanto na hindi natin nakikita, at muna ito sa mga tao. So sila yung mga shaitan, na kung saan layuan natin sila and sasabihin natin na inni sa'ima, I am fasting, khalas, and then leave, no? So ano pa ang hadith? So ang hadith ni Jibril alayhis salam, the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, replied, sabi niya, Islam. So ano pa yung proof ng ating fasting, no? Kanina binasa natin yung aya sa Quran. Okay, and then ngayon, another proof ng fasting na ito ay inutos sa atin ng Allah Ta'ala. Hindi ito ang fasting sa buwan ng Ramadan, okay? We're talking about the month of Ramadan. Hindi ito optional na kung gusto lang natin mag-fast, but utos ito ng Allah. Okay, so anything na inutos ng Allah, we should do that, kasi otherwise tayo ay lalabas sa pananampalatayang Islam. Okay. So ano pa yung hadith dito, sabi niya, Islam is that you should testify that there is no deity worthy of worship except Allah, and that Muhammad is his messenger sallallahu alaihi wasallam, that you should perform salah. So sabi natin, muna ito sa hadith na sabi niya that you should perform salah, ito yun, na ginagawa natin 5 times a day, to pay the zakah, okay? Fasting during the month of Ramadan, and then to perform hajj, yung pilgrimage, to the house of the Kaaba at Makkah. So ang proof dito sa hadith ay inutos sa atin yung 5 haligi, yung 5 pillars of Islam, no? First is yung
shahada or shahadatin, no, yung pag ano natin ng pagbigkas natin ng kalima la ilaha illallah, at ito yung pagsabi natin na ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi na walang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah ang nag-iisa at walang katambal. At ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang lingkod at sugo. So ito yung shahadatin na kung saan kapag binigkas natin ito, nataos sa ating puso, bukal sa ating puso, at alam natin ang kahulugan ng pagbigkas na ito, okay, tayo ay pumasok na sa Islam. Ikaw ay nagiging Muslim. So ito yung first pillar ng Islam. Now, di ba after ka nagshahada, tinuruan ka ni Teacher Jamila mag-pray, tinuruan ka niya mag-wudu, yung steps ng wudu, and then yung prayer. So, di ba, yung 5 times na prayers natin, yung Fajr, okay, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. So, yung 5 times natin, nagagawa na natin yan, no, without even looking at our copies. So, alhamdulillah. Then, ano pa? Pangatlong haligi ng Islam is yung zakah. Ito yung tinatawag natin na obligatory sa mga may kakayahan. So may condition ito, hindi ito pangkalahatan. Kasi kapag ka ang isang Muslim ay pulubi, wala siyang maibigay, exempted po siya, bagos siya yung magiging recipient doon sa zakah ng mga mayayaman. Tayyib. So ito ay ano din, very broad din itong lecture about zakah. And inshallah, you will reach this lessons inshallah soon. So yan, sabi natin yung zaka ay para doon sa may kakayahan na mga Muslim, at yung zaka niya mula ito sa kanyang yaman, sa kanyang mga paninda, sa kanyang mga kung anong alagang hayop meron siya, or mga lupain o mga harvest ng kanyang lupain, ganyan, no? So ito ay binibigay niya, tinatanggalan niya ng 2.5% out of those income na naipon sa buong taon, at ito yung ibibigay niya doon sa mga pulubing Muslim. So hindi included yung mga hindi Muslim. So kailangan Muslim lang.